Sa puntong ito, kukuha po tayo ng pinakasariwa at pinakahuling balita kaugnay ng pag-uwi ng mga mangingisdang Pilipino na sakay ng bangkang, ayon sa mga balita, ay binunggo ng Chinese vessel sa Recto Bank. Si Marisol Abdurrahman ay nasa karagatan po sa Mindoro at narito po siya. Marisol, live po ito. Marisol? Mike, oo Mike, ayan, kitang-kita ninyo. Nasa likod na natin sila. Ito mismo yung 21 sa pangungunangan ng kanilang kapitan. Ito yung mga mangingisda na sakay nga doon sa lumubog na barko sa Recto Bank sa West Philippine Sea. At dulan nga tayo ngayon ng BRP Tausug ng Philippine Navy kung saan sinundo itong mga mangingisda mula doon naman sa BRP Alcaraz. Hindi kasi, sorry Mike, makadaong kaya sinundo natin sila doon sa Laot pero bahagi na po yun ng Occidental Mindoro. Matapos nga ang halos isang linggo Mike, sa wakas makakauwi na rin ang mga mangingisda kasama ang kanilang kapitan. Matapos silang sunduin ang BRP Alcaraz sa Recto Bank kung saan sila mismo ay sinagip ng isang Vietnamese boat. Halatang pagod, kulang sa tulog ang mga mangingisda. Nagkaroon kanina Mike ng seremonya kung saan formal silang itinon over ng Philippine Navy sa BFAR na may kustudiya na ngayon sa mga mangingisda. Sinundo sila ng BRP Tausug, hindi kasi makadaong ang Alcaraz sa pantalan ng San Jose Occidental Mindoro. Isang oras Mike ang kanilang biyahe mula doon sa Recto Bank, pupunta doon kanina sa Laot kung saan nga natin, kung saan nagtagpo itong ating sinasakyan ngayon na BRP Tausug at yung Alcaraz. Bagamat nangihina pa, masaya raw sila na finally ay makakauwi na rin sila. Yun nga lang Mike, mabigat daw ang kanilang kalooban dahil wala man lamang daw silang may uuwi sa kanilang mga pamilya na mahigit 2 linggo pa man din na naghintay sa kanila. Pero Mike, alam mo, mas masakit daw para sa kanilang lahat ay ang takbuhan sila ng kapwa nila mangingisda. Para sa kapitan ng barko ng si Junel Iglesias, sinadya silang banggain. Ito rin Mike ang paniniwala ng karamihan sa kanila or if not all of them na sinadya nga daw silang banggain. Maliwanag daw ang bangka nang mangyari nga ang eksidente dahil ang papahinga raw sila ng mga oras na yon. Masaklap daw dahil pagkatapos daw silang banggain ay binalikan pa raw sila ng nasabing Chinese fishing vessel, pinailawan sila at ang akala daw nila na tulong Mike ay tinakbuhan pala sila. Ang meron ding mag-amatay na kausap kanina Mike, yung mag-amang Gregorian, yung kala raw nila nakatapusan na rin ng maranasan nga nila ang trahedya. Naghanapan daw sila ng lumubog ang barko. Saka na lamang daw sila nabuhayan nang makita nga ang liwanag mula sa malayo at yun na raw pala ang Vietnamese vessel na tumulong sa kanila. Ayon kay Commodore Tony Palces, ang commander ng Naval Forces ng Southern Luzon, na sumailalim na sa examination ang mga ito pero kinakailangan pa rin daw ng masusing medical examination. Samantala Mike, Marisol, lililawin ko lang. Dito ang, yes, Mike. Excuse me, Marisol, lililawin ko lang. Pakitanong nga kay Kapitan dyan, yung ahead, sinasakyan Mike. Nilang sasakyan panlagat pangisda, yung kanilang bangka, ano ba talaga nangyari? Na lumubog tapos na ilabas ulit mula sa tubig? O talagang tuluyan ang lumubog kasama yung mga huli nila? Si Kapitan ba yung katabi mo? Mike, base sa... Oo, Mike, direct ang tanongin natin, although naito lang natin yan kanina. No, narinig niyo po ang katanungan ni Mike Enriquez. Sir, ano ho ba ang nangyari talaga doon sa barko ninyo? Lumubog ho ba ito totally? Pakwento lang po sa atin. Hindi man po siya lumubog. Medyo ano pa rin siya, lutang siya. Hindi siya lubog na lubog. Opo, anong bahagi po yung talagang nalubog po sa tubig, sir? Yung unahan lang po ang lutang, yung pinakahulihan niya, lubog na lubog. Magagamit pa ba yung inyong... Bali, unahan lang ang nakalutang. Magagamit pa ba ho yung inyong sasakyang pandagat at mapapakinabangan pa yan? Pwede pa bang gamitin yan sa paghahanap buhay ninyo, Kapitan? Opo, magagawan pa po ng paraan, i-referin po bago pwede pa pong ilaot. Opo, lilinawin ko rin. Nung binangga kayo, meron na kayong mga huli, puno na ng huli at naghahanda na kayo, pakapahingan nyo, na bumalik na dyan sa bayan. Totoo ba yung balitang yan, Kapitan? Opo, opo, may huli na po kami. Bali, pauwi na po sana kami. Ang huli po namin, mga 3 tulinada. Pauwi na rin po sana kami, yung nabangga. Opo, di paano yung huli nyo? Wala na, yung isda. Wala na po, nabulok na, natapon na po. Okay, isa na lang pong tanong, Kapitan. Hindi ko alam kung alam nyo dahil nasa laot kayo hanggang ngayon nga, nasa laot pa kayo ni Marisol. Meron pong mga, may kontrobersya po ngayon kung yan pong bumunggo sa inyo ay sasangkyang panlagat ng mga Chino o ng mga Vietnamese. Kayo, may nakita ba kayong palatandaan para masabi kung saang bansa galing itong bumunggo sa inyo, Kapitan?
Yung palatandaan po namin, yung panghanap buhay po nila, ganun talaga. Pang China po talaga, Chinese, pising bisil. Opo. Sa inyong palagay, kayo ba ay aksidente daw ito? Sabi nung tagapagsalita ng Foreign Ministry of China, talaga nangyayari daw ito sa karagatan. Kayo, ang tingin ninyo, ang palagay ninyo, ang pakiramdam ninyo, eksidente ba ito o talagang sinadya kayong banggain ng mga Chinese, Kapitan? Eh, ang sa akin, sinadya po yon gawa ng pangbangga po sa amin. Nung binalikan po kami, akala namin tutulungan kami. Pagbangga po, nilawan po nila yung ilaw nilang maliwanag. Bago po, nung nakita po kami lubog na, saka po kami iniwanan. Bago pinatay yung ilaw, tinakbuhan po kami. Opo, okay. Isang hirit pa, Kapitan. Ah, ano ba ang mangyayari ngayon? Ngayon at yung inyong huli ay nasa ilalim ng dagat at nabulok na. Paano ngayon ang magiging buhay nyo hanggang sa susunod na pagsasalaut ninyo, Kapitan? Paano ba ang buhay manging isla? Sige nga o. Yun nga po, wala na po. Di, ano na naman ulit, panibago na naman. Wala na po yung nahuli namin. Sige po, salamat Kapitan. Nananawagan po kami dito sa mga ahensya ng gobyerno na matulungan kayo dyan. Salamat po Kapitan. Salamat po. Maraming salamat din, Marisol Abdurrahman.